Hello mga kasari kakabsat. Sa vlog na to, gusto ko pong sagutin yung tanong ni Sis Kim Tuason kung ano pa nga ba yung mga items na pasok sa 5,000 pesos. Pero bago pong lahat, gusto ko po sanang magpasalamat po sa lahat po ng tumatangkilik po ng mga videos po namin dito sa YouTube. Maraming maraming salamat po at mahigit 1,000 subscribers na po tayo. Yay! Thank you po. At shoutout po kay Sis Maribeth Makatangay. Hello sis, kamusta? Ilang araw tayong busy kasi nilagnat si baby. Sabi naman nila lagnat laki lang. Tapos nagupitan na rin natin siya kasi mahigit 1-year-old na rin siya, diba? So, isa sa mga pinakamahirap talaga ang mag-budget. Lalong-lalo na kung mag-start na tayong magsari-sari store. Sa totoo lang, nung nag-start kami sa worth na 30,000, sobrang dami pa rin ng wala. Kasi, sobrang dami na na ngayon ng pangangailangan ng tao. So, maraming mga items na talaga yung dapat nating punan. As in, yung 3 months talaga nag-provide pa rin kami ng mga ibang mga items na pwede naming idagdag nung nag-start kami sa sari-sari store. So, pinakamahirap talaga yung paano ba ilang piraso nito, ilang piraso nito. Yan, lalong-lalo na ngayon, nung nag-start ako, medyo mababa pa ng konti yung mga bilhin. Ngayon, sobrang parang fly high butterfly na, diba? Sobrang taas ng tinaas ng mga punan. Alam niyo ba na halos 5 months yata? Or 4 months? Hindi ko na maalala sa sobrang tagal na konti. Kasi, yun, yung buwan na yun, yung nakarang taon, halos wala kaming kinita ng ganun katagal kasi lahat ng mga kinikita namin nadadagdag sa puhunan ng aming sari-sari store kasi nga nagtaasan na po lahat. So para sa akin yung pasok po sa 5,000 pesos na worth ng items ng grocery kung tayo magsisimula. Pero bago po ang lahat, yung sasabihin ko po to ay based po dito sa aming sari-sari store. So gawin nyo lang po itong para bang basihan. Kasi iba-iba naman po tayong lang lugar. May meron pong mabili dito. Tapos sa inyo po ay hindi. So para po sa akin, kung ako'y mag-start ng sari-sari store, tapos 5,000 po yung puhunan ko, ay ito po yung mga bibilihin ko. Siyempre, number one, hindi mawawala ito, sigarilyo. Kasi dito po sa amin, sobrang dami ng naninigarilyo. So sa 500 pesos siguro mag-start ako ng dalawang klase. Yung mas mabili, siguro dalawang kahatas, yung isang kaha muna. Kung kaya, dun sa 500 pesos. Tapos, pangalawa, syempre mga basic needs natin, mga asin. Bibili muna ako ng 10 pieces, kasi dito nasa worth 4 pesos, yung isang piraso ng asin o isang supot na tingi-tingi. So, yan. Asin, next is yung tuyo. Dito sa amin, mahilig sila sa tuyo sa umaga o gabi. More on, mas madali na kasi siyang iluto. So, 20 pieces. Noodles na may sabaw. Siguro 10 piraso sa ganitong flavor, tas 10 piraso sa isa. So, yan. Canton, 15 pieces. Tagilimang piraso sa tatlong flavor. Siguro yung bibilin ka. Magic sarap, syempre. All time, di ba? Araw-araw may nabili niyan. Betchin. Hindi pa rin nakakalimutan, syempre. Yung iba talagang nagluluto. Naglalagay pa rin ng betchin. Paminta, bawang, at sibuyas. Yung paminta at bawang, more on naka piso-piso na, yung nakaritaso na or nakapak na, yung binibili ko pag ganun na, para mas madali po siyang ibenta. Tapos sibuyas, siguro 1/4 or kalahating kilo, depende po sa presyo niya, anel at oksalek. Yung mga nakapak na po, pang 50 pesos, toyo at suka. So dito po sa amin, mas afford or mas gusto po nila yung mga 100 ml, 200 ml. So yon. Worth 200 pesos po yung bibilhin ko sa ganun. Tapos mantika, 2 liters. So kung tayo po yung magre-repack, mas malaki po yung kita. So bili lang po tayo ng supot, di ba? Tapos tayo na po yung magre-repack ng tag-5 piso, 10 piso, ganyan. So mantika, itlog, isang tray. Siyempre, kung may tuyo, may itlog. Munggo, yan, munggo. Yung mga kahit 10 nakapak na lang siguro na pwedeng ibenta ng tag-10 pesos. Tapos hindi ko po nalista dito yung
sa tanghon, kahit konti lang, di ba? Kahit mga 5 piraso siguro muna habang nagpapadami tayo ng mga puhunan. Dito sa ating sari-sari store, sunod yung asukal. Yung tago 1/4, yan yung bibilin ko pag ganyan, 2.5 kilos kasi yung brown tsaka white. Sardinas, yan, i-budget po natin yung 500 pesos sa sardinas kung mga 4 na klase muna habang tayo nagsisimula. So, more on yung mga red sauces muna tayo. Mga example natin, Mega, Youngstown, yung mga ganun. Next is yung kape. Yan, syempre yung mga 3-in-1, favorite ng mga tao. Lalong-lalong sa umaga, kahit sa gabi, marami pa rin nabili po dito sa amin. So, sa 500 pesos, hati-hatiin natin kung ilang mga piraso. Pwedeng mga 4 na klase, tapos tagti 10 pieces, ganyan. Kung kaya sa 500 pesos. Kung kaya naman na tagti 6 pieces lang muna yan, try natin. Or, pag-aralan natin kung ano yung mabili talaga sa atin na kape, yun na muna yung bilhin natin. Tapos, magdagdag na lang tayo pag meron na tayong mga extra puhunan. Susunod, syempre, yung chichirya, mga tinapay, tsaka yung mga, kung kaya sa atin, yung mga bakery, yan. So, hati-hatiin natin yan sa worth 600 pesos mahigit. Or 600 pesos, sabihin na lang natin. Sunod ay yung mga, syempre, ketchup, mga nakapak, kung kaya, mga sarsa, mga oyster, yung mga ganun, tomato sauce, na maliliit lang. Yun na muna, doon na muna tayo mag-start. 200 pesos, hati-hatiin natin. Kasi meron naman mga tag-iisang piraso, 2 pieces, ganyan, na makukuha natin sa mga supermarket. Sinigang mix. Yan, kahit ilang mga ilang piraso lang, 'di ba? Pang 100 pesos, try nating hati-hatiin po 'yan. Shampoo, sabon, Sunrock. So, yung 500 pesos po 'yan, pwede po nating hati-hatiin kahit tagi ilang piraso muna. At syempre, soft drinks. Yan, 500 pesos. Pwede kasi dito sa amin, pwedeng tagkakalahating case, ganyan, tapos iba-ibang klase. So, hatiin po natin yon, 'di ba? Sobrang konti na nang nabibili nang. Tapos bili na po tayo ng extra po natin na supot, ng yelo, straw, ganyan. Tapos kung kaya po natin magbenta ng yelo, kung meron po tayong ref, syempre, mabili po 'yan ngayon, lalong-lalo ngayon summer. At tapos yung ice candy, kasi mababa naman po yung punan. So, pwede na tayong magdagdag ng extra punan or mga 100 pesos, 200 pesos, ganyan. Kung kaya naman ng budget natin. Sa totoo lang, sobrang hirap na ngayon i-budget yung 5,000. Kasi sobrang konti na lang po yung nabibili. Sa totoo lang po. Pero kung malapit po tayo sa school, pwede po yung mga palamig muna tayo mag-concentrate, mga gamis, yan, favorite ng mga bata, yung mga gustong-gusto nilang bilhin. Kasi mas mabilis maubos, mas mabilis po tayong kikita. Tapos saka na lang po tayong magdagdag ng mga ibang paninda kung nadagdagan na po yung puhunan natin. So yan na mga kasari, para sa akin ito po ha, pero kung may dadagdag pa po tayo, yan. Kasi marami pa talagang kulang. Kasi kami dati talaga yung 30K, sobrang dami pa po ng kulang. Yung nabili ko lang, wala pang mga diaper, yan, wala pa yung mga ibang mga items. So, mas maganda po pag nag-start tayo ng ganon. May extra income tayo para hindi natin nagagalaw yung kita at punan ng ating sari-sari store para madagdagan ng madagdagan. Kasi sipag tsaga, discarte lang po yan. Tsaka, syempre, determinasyon. Lalong-lalo na kung nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Kasi marami yung mga nagtitinda talaga na para lang magkapera, di ba? So, hindi nila masyadong ini-enjoy. Minsan, nakakapagsungit sila sa mga customer nila. Tapos, minsan, tinatamad na silang mamalengke. Minsan tinatamad na silang magtinda. Yan. Diba? Kahit minsan may mga tindahan talaga na kahit may tao na ayaw pa rin tumayo nung nagtitinda. So, mas maganda pa rin talaga na ini-enjoy natin yung ginagawa natin. At mahal na rin talaga yung pagtitinda. Kasi sa pagtitinda, maraming susubok sa atin. Pasensya. Siyempre, yung mga customer natin, minsan lalo na kung may mangungutang, yan. Kung may mga makukulit, minsan may mga abusado, minsan may mga medyo bastos, di ba? So, talagang sasagarin yung pasensya natin.
taste lang talaga, tiyaga. Siyempre, kahit na pagod tayo, kailangan nating bumangon sa umaga. Kailangan natin mahuli pa rin magsarado ng tindahan. So, sobra, malaking tiyaga talaga yung kailangan natin, tsaka sipag. So, kung paano natin palalaguhin, diskarte, yan, sama-sama na lahat. So, wala naman po sa maliit at malaki yung puhunan ng sari-sari store. Nasa pagpapalakad na po yan kung paano natin patakbuhin po yung ating sari-sari store at sa pagpapaikot po. Kung kaya naman po na hindi tayo pwedeng magpautang, gawin natin. Kasi sobrang hirap po pag maraming utang yung ating tindahan. Imbis na may rolling na po natin, natutulog na po siya. Tapos may stress pa tayo. Pero kung hindi naman po kaya, lagyan natin ng limit. Pinaka the best po yan. Kung hindi po talaga natin kaya na hindi magpautang yan. Yun nga po, bigyan po natin ng limit yung ating mga customer. At sa umpisa pa lang po, sabihin na po natin sila na may limit po. Para pag hindi na po natin sila nabigyan sa susunod, hindi po sila magtampo. Kasi pag nasanay na po sila, pag hindi na po natin sila binigyan, pag naabot na nila yung limit, wala na pong, kumbaga, tampuhan na mangyayari. Kasi, yun nga po yung rules natin. Tsaka maglagay po talaga tayo ng rules para sa ating sari-sari store. Para hindi po magkaroon ng abirya. Maging mabait po tayo sa ating mga customer, pero wag po tayong paabuso. Mahirap po kasi pag gusto nating tumulong, di ba? Tapos, pero yung sarili natin, hindi natin matulungan. So, yan, sobrang daldal ko na. Yan na po muna mga kasari. Kung may nabigay po akong mga ideas, please like and subscribe. At pakiring na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Marami pong salamat!